Ina. Yes, Henry, bukod kay Senator Francis Kiko Pangilinan na naghain nga ng kandidatura bilang running mate ni Vice President Lenny Robredo, may mga humabol pa ngayong araw ng deadline ng mga senatorial candidate at party list group. Sa katunayan, Henry, kahit pasado alas 6 na ng gabi, tumatanggap pa rin ng COC itong COMELEC. Ito yung mga nasa pila na kaninang alas 5 ng hapon. Ang kaalyado ni VP Lenny na si dating Senador Antonio Trillanes, nagbabalik Senado na bilang guest candidate ng Liberal Party. I was never vocal about running for Vice President. I articulated that in several interviews that if VP Lenny would run for President, I would run for Senator. Yun po ang decision ng aming grupo. Kakandidato rin sa pagkasenador si Liberal Party Vice President Teddy Bagila. At ang nakapiit na si Senador Laila De Lima na LP din. Abogado ni De Lima ang naghain ng COC. Si Senador Sherwin Gatchalian hindi natuloy sa pagtakbong bise at naghain ng COC para sa ikalawang termino sa Senado. Ito'y matapos magdesisyon si Davao City Mayor Sara Duterte na hindi tumakbong Pangulo. Na tayo lang po ay tatakbo bilang pangalawang pangulo, vice presidente, kung siya po ay tatakbo bilang pangulo at tayo po ay mapipili. Yun po yung aking pangungusap, no? Our conversation between her at nirerespeto po natin yung kanyang desisyon. At alam ko marami po siyang gusto pang gawin, no? Para sa kanilang syudad. So pagtapos po ng aming pangungusap, tayo po ay nagdesisyon na mag-file ng re-elect, no? For re-election. Tatakbo namang senador sa kampo ni na Senator Ping Lacson at Senate President Tito Soto si Manny Piñol, dating Agriculture Secretary ni Pangulong Duterte, at kakababa lang mula sa Mindanao Development Authority. Honestly, I had my policy differences with the economic managers, especially on the issue of rice tariffication. I had opposed rice tariffication from the very start when I was Secretary of Agriculture. And this was one of the reasons why I was actually involved in a head-on collision with the economic managers. Si dating Vice President Kabayan Noli De Castro, formal na ring naghain ng kandidatura sa ilalim ng partido ni Presidential Aspirant Manila Mayor Isko Moreno. Anya, bukas siyang makatrabaho, mapa-oposisyon man o administrasyon. Kandidate ako ng taong bayan. Kung ang oposisyon ay maganda ang ginagawa, maganda ang mga plano para sa ating mga kababayan, kasama nila ako, kasi ganun din ang sa administrasyon. Kaya ayaw ko sabing administrasyon ako, oposisyon ako. Independent presidential candidate naman ang dating tagapagsalita ng Pangulo at kakababa lang din na Foreign Affairs Undersecretary Ernesto Abella. Ako po ay tatakbo bilang kandidato para sa presidente ng Pilipinas. Dahil naniniwala po akong may kailangang bigyan tugon sa bayan. Sa matagal ng panahon, ang nagpapagalaw ng bayan ay ang samahan ng gobyerno at ang malaking negosyo. Hindi po talaga kasali sa usapan ang ordinaryong mamamayan, private citizens at maliliit na negosyante. Sa party list, kabilang sa naghain ng CONA ang SIBAC party list na kinakatawa ni House Deputy Speaker Brother Eddie Villanueva. Ang nominado ng NORAA party list na si Superstar Nora Honor, Ma'am si Carla Estrada ng Tingog party list at Shamsi Supsup ng Arte party list. Henry, sa pangkalahatan, ayon sa COMELEC, naging maayos at mapayapa itong October 1 to 8 filing ng COC sa buong bansa. At nagpapasalamat sila sa lahat na nagbigay ng kooperasyon at tumalima sa new normal guidelines. Henry? Ina, may bilang na ba, opisyal, kung ilan yung mga tatakbong o tumatakbo ng mga senador na bilang naman sa mga oras na ito?
Henry, yan ang inaantay natin kasi usually may end of day report ang COMELEC. Pero ngayon, dahil lumagpas na nga, pasado alas 6, meron pang mga pumapasok dito na naghain ng COC. Dahil as long as nasa pila ka at nasa vicinity ka, no, 30 metro mula sa pila, pumapayag pa rin sila maghain ka. So hindi pa sila naglalabas ng bilang para sa araw na ito. At yun naman sa local race, hindi rin naman nila matansya kung anong oras din ang itinagal nung filing ng COC because of that rule na hanggat nasa pila ka at nasa lugar ka pa, tatanggapin pa rin nila ang mga kumpletong COC mo. So bukas, Henry, magbibigay tayo ng update sa ating mga tagapanood. Henry? Maraming salamat, Ina Reformina!